Sakit sa puso ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino ayon po yan sa pinakahuling country health profile ng World Health Organization o WHO, 88.2% po o tinatayang 7 or 8 out of 10 na katao na may edad 40 pataas ang nagiging biktima ng sakit na ito. Ngayong umaga po ay makakasama natin si Dr. Marjorie Obrado, isang cardiologist at muscular specialist, para bigyan tayo ng ideya tungkol dyan. Good morning, Doktora. Good morning, Cara. Okay. Itong heart attack na ito, sa kaalaman lang ng lahat, ano ba ito? Itong heart attack na to, ito yung tinatawag na death ng muscle ng puso dahil sa pagbabara ng ugat na nagsusupply dito. So, kasi yung puso, merong mga ugat yan. Yung puso, nasusuplayan yan ng sangkatutak na ugat. Ngayon, pag yung ugat na yan, nabarahan, usually ang nagkakos ng bara na yan, yung mga deposit ng kolesterol na naiipon dun sa lining ng mga ugat sa puso hanggang sa dumami sila ng dumami, pasikip ng pasikip, hanggang sa tuluyang magbara. Tapos kapag nabarahan, kahit isang ugat lang. Oo. Ngayon, kung isang ugat lang yon at maliit lang yung sinusuplayan, pwedeng minor heart attack lang yon. Okay. Pero kung malaking ugat at main artery yung involved, pwedeng malaking area ng puso ang mamamatay, and it can lead to sudden cardiac death. Okay, ano po yung mga sintomas ng heart attack? I mean, alam na naman natin na usually sumisikip yung dibdib mo, di ba? Right. Hindi ka makahinga. May iba pa bang mga sintomas? Yeah, actually more than half of the population would really present as chest pain. Mm-mm. And yung character ng pain is heaviness. Mm-mm. Lalo na aggravate yun kapag napapagod sila. Mm-mm. May mga kasamang sintomas yan tulad ng kinakapos ng paghinga, palpitasyon o mabilis na pagkabog ng dibdib. Pero yung mga severe na kaso, no, pwedeng bumagsak yung blood pressure, pagpapawisan ng malamig hanggang sa mawala ng malay. Yun yung pinaka-common. Pero yung mga less common presentation, mga nasa one quarter lang yan ng population ng mga taong nag-heart attack. Okay, and usually, yung mga atypical na presentation na yan are teeth pain, jaw pain, o kaya shoulder pain. Kasi nga, yung nerve na nagsusupply doon sa area na yon, malapit din sa puso. Kaya pwedeng mag-radiate hanggang doon yung pain. Okay, commonly left-sided yan eh. So, pwedeng sinyala siya. Akala mo lang masakit ang ngipin mo or masakit yung panga mo, pero yung pala may problema na sa puso. Tapos shoulder pain pwede rin. And hindi lang yun, pwede rin abdominal pain. Huh. Parang pananakit ng sikmura or parang hindi ka matunawan. Yun yung description ng iba. Pero yung pala, atake na rin sa puso. Okay. Tapos ano pa ang iba? Ang iba pa, pagsusuka, ano? Isa yan sa mga atypical na presentation. Mm-mm. Pero in less than a quarter pa nung population, will have no symptoms at all. Pwedeng walang sintomas. Pwedeng walang sintomas. Bigla na lang namatay yung pasyente. Actually, common yan sa mga taong diabetic. Okay. Kasi yung nerve nila... Kaya nga merong naka-heart attack sa tulog. Yeah. 'Di ba yung tulog ka tapos tapos pagkakita na lang ng relative patay na yung pasyente. Yung pala na heart attack na. So yun yung tinatawag na silent heart attack. Uh-huh. Common yan sa mga diabetic kasi yung nerve nila, ang nerve kasi yun yung responsable para makaramdam ka ng pain. Yun yung sinisira ng diabetes. So ang nakakatakot dito talagang attack nga 'di ba? Yeah. So ibig sabihin talagang hindi mo alam na kung kailan siya walang sintomas kaya masyado, nakakatakot siya. So ano ang pwedeng gawin kung para hindi mo pala maaagapan makikita mo pala malalabanan mo. Actually para maprotektahan natin yung sarili natin sa ganyan kasi nakakatakot yan eh. Right. Meron tayong tinatawag na screening program. So yung screening program na yon kasama yung blood sugar sa chinecheck, yung level ng cholesterol, yung blood pressure at saka ini-examine yung puso para sa mga abnormalidad kung meron hindi lang yon. Meron kasi mga risk factors na magpipredispose sa sakit sa puso. Yun eh yung diabetes mellitus. Number one yun. Itinataas niya yung risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso ng 2 to 4 times higher. So sa mga diabetic dyan, talagang kailangan doble ingat sila. Totoo yan, Cara. Hindi lang yun.
yung cigarette smoking, especially kapag nakakaisang kaha ka na or mahigit pa, 2 to 3 times higher ang pagkakaroon ng atake sa puso in the next 5 to 10 years. Okay, so healthy living talaga. Healthy living talaga. Uh-oh. Ang kasama rin dyan, hypertension, ang mataas na level na cholesterol, obesity, kasi nga hindi nag-exercise, walang tigil sa pagkain ng matatabat mamantika. Ayun, sobrang pagtatrabaho. Actually, stress kasama din yan. Kasama rin yan. Okay. Ang obesity nga, medyo strict na yung criteria kasi minemeasure yung waist. Ano? Okay. Pag yung waist ng lalaki, mahigit sa 35, considered as obese na yon. Sa babae naman, pag more than 31.5, obese na yon. So, hindi basta mataba lang yung tao, okay, malaki yung chance. Okay, buti na. So, 31 sa babae. 31.5 wow, sa babae. Magkuha na po ng measuring tip. Tingnan po yung ano, yung bewang. Kapag 31 sa babae, at tumaas obese na yon. Pag risk sa lalaki, factor. 35. Yes. Okay. Risk factor yon para sa sakit sa puso. Hindi lang yon. Pati yung family history ng sakit sa puso, alright, kasama yon sa risk factor na yon. Okay. Kaya kung meron ka man at least isa or dalawa sa mga risk factor na yon, ibig sabihin yung chance mo na magkaroon ng atake sa puso in the next 5 to 10 years is very high. Kaya kung meron kang mga symptoms plus risk factors na yon, chances are posibleng meron na. Kaya meron tayong tinatawag na risk category para wag nang umabot pa doon sa atake sa puso. Kasi chances are, pag meron ng simptomas, ibig sabihin, grabe na yung problema sa puso. Correct. So, wag na nating antahin magkaroon ng simptomas. Yung risk factor na yan, yan yung pwede scoring system. Pwede naman mapababa yung risk factors na yan by healthy living. Yeah, healthy living. Okay. Oo. All right. So, maraming salamat po, Dr. Marjorie Obrado. No problem. Okay. Salamat, mga kapuso, healthy living, magpa-screening. Magpa-screen. Okay. At exercise. Tingnan nyo na exercise, matulog ng tama, at tingnan nyo na po yung inyong mga risk factors na tinatawag.